Hello? And sino ba sa inyo mga kapatid ang problema? Pare-pare sa may problema, no? Ngayon, mga kapatid, yung problema natin na napansin ko, dinidesign ng Panginoon sa paraan na wala tayong lusot. Kasi at the end of the day, gusto niya hindi yung diskarte natin na masunod, kundi ang diskarte ng Panginoon. So, wala tayong magagawa. Problema yan. Pag pinroblema natin, mamroblema lang tayo sa napakaraming problema. So, umawitan tayo. Worship the Lord, please. Praise God. Back up. God will not reject your prayer. Praying makes you stronger. I've never seen the righteous forsaken, begging for bread or left to suffer. Yes, Lord. Have patience, wait and see. Yes, Lord Jesus. Lord, salamat sa mga pagsubok, Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus. Mga kapatid, tayo tumayo, mag-worship tayo sa Panginoon. Lift up your hands and surrender. God will pull you through. Yes, Lord Jesus. Praise God. Worship. Simply worship. I worship, my angels worship, and I worship, as in God's worship, He will hear your prayer. God goes before you saying, let there be, is healing your wounds and setting you free. Sending His angels, fighting from all sides. He's leading the way, yes, He is the guide. Trust in Him and He will never fail. He'll walk with you along life's rocky trail. Just lift up your hands, this your victory day. Give Him the praise, worship the Lord. Worship the Lord. Yes, Lord Jesus, muri ka, Panginoon. Lulati ang pangalan mo, Panginoon. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Worship the Lord. Second stanza. It is important we understand. When God is speaking, sometimes He may seem to be silent, but that is when He is working. Yes, Lord. He is working. Have patience. Just wait. Yes, Lord. Praise God. Yes, Lord Jesus. When you lift up your hands and surrender, God will pull you through. Yes, Lord Jesus. Worship. Simply worship. Yes, Lord. Morning worship, in your trials worship, if you know the Lord in worship, nothing matters worship, He will hear your prayer. God goes before you saying, let there be, He's healing your wounds and He's setting you free.
standing as angels fighting from on side. He's leading the way, yes, He is the God. Trust in Him and He will never fail. He'll walk with you along life's rugged trail. Just lift up your hands, it's your victory day. Yes, Lord. Give Him the praise, worship the Lord. Praise God! Yes, Lord Jesus. Lord, salamat sa mga pagsubok, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Worship the Lord. 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 Praise God. Tayo man lang, mga kapatid. Lord, Ama, pinapasalamatan ka namin, Lord. Pinupuri ka namin dahil, Lord, sa kabila ng mga kabi-kabilang ugat, pagsubok, Lord, sabi ng iyong salita, Lord, 10,000 will fall on your left and 10,000 on your right. Lord, pasalamat, nakatayo pa rin kami, O God, because of your grace, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga problema, Panginoon. Misa, Lord, parang nangihina kami, Lord, at nasasaktan kami, O God. But, Lord, salamat. Dahil ito'y preparation, Ama, O God, matraining kami para sa darating may squeeze, Lord. Salamat po, Lord God, na ipanumbalik mo ang aming mga puso, ang aming mga pananampalataya habang dumarang kami sa gayto mga kabigatan sa buhay, O God. Lord, salamat po sa mga bagay na ito, Ama. Sumahan mo kami sa aming pag-aaral, Lord, tungkol sa iyong salita, Lord, na, O God, na fulfill na, Lord, sa panahong ito, O God. And Lord, tulungan mo kami, Ama. Lord, we lay ourselves, we humble ourselves down before you, Lord. Tulungan mo kami, alisin mong lahat ng mga alalahanin, Lord. At Lord, bigyan mo ng kapahayagan ng iyong mga anak, minsan po, O God. Lord, tulungan mo kami as we commit this Sunday school to you, Lord, sa pangalan ng Jesus Cristo. Amen. Praise God. Okay, makaupo na po kayo, mga kapatid. Sis, dun tayo sa may judiciary branch. So, nakaraan, mga kapatid, as a review. So, pinag-aralan natin kung paanong kumikilos yung word going from east, papuntang west, at sumusunod yung Diablo. So, yung Diablo, mga kapatid, yung church, mga kapatid, which is the Vatican, meron siyang mga arms. Nag-start siya sa Spain, naging isang arm niya ang Spain nung time na yon. Sumunod ang Nazi Germany based dun sa mga pinakita nating pictures and historical facts. And then, mga kapatid, ngayon, ang kamay ng Vatican ay mismo ang Amerika na. Dahil yun ang sinasabi dun sa quotation ng prophet, sabi niya, "Listen, I predict three curtains. Iron curtain, bamboo curtain, and then we have the purple curtain, which is Rome. And it's starting in the America." Okay? So, mga kapatid, doon sa judiciary branch tayo. So, kung maalala nyo, pinakita ko sa inyo, mga kapatid, ang judiciary branch ng USA, puro mahalos mga Roman Catholic na. Now, ito ang katangian ng Diablo, mga kapatid, na gusto ko makita nyo. Ang Diablo, ayaw niya sa kahit anong klase ng konstitusyon. Now, ito, mga kapatid, this is a constitution. This is the constitution of all the constitution. Now, ang gustong gawin ng Diablo, sirain to. Kaya lahat ng batas na gusto niyang i-legislate, gusto niyang mangyari, kontra dito. Kasi against siya sa Constitution. Now, pababawi natin, i-apply natin sa pagkatao natin, mga kapatid. Merong, isipin nyo kung ang katawan nyo bawat isa sa atin ay bansa. No? Meron kayong legislative, meron kayong judiciary, at yung self-will nyo, yung executive nyo. At lahat ng gagawin ng self-will nyo, mga kapatid, magmamanifest dito sa bansa nyo. Alright, may mga congressman ng ang isip nyo. Lima yung congressman dyan. Right, lahat ng ile-legislate nilang batas, pag pinirmahan niya ng self-will nyo, i-execute nyo rito. Lahat, maging masama, maging mabuti, maliban na lang kung merong Supreme Judge na nakaupo rito sa Supreme Court. Naintindihan nyo po ako, mga kapatid? Pinapasimple ko lang. That's also the same, mga kapatid, sa US. So, paano bang sistema niyan? Okay, sis, baba mo doon sa may legislative level. Okay. Yung kasunod. Ay, sorry. Dito pala yung pointer.
So mga kapatid, pansin ninyo kung gaano katuso ang nangyayari sa politika. Ang Congress, dapat gagawa siya ng batas in accordance with the Constitution. Right? Ngayon, paano yan? Kasi, Catholic still largest Congress denomination. Siyempre, kung congressman ka na Catholic ka, ano gagawin mo? Malamang, yung gagawin mong batas, kukontra sa Constitution ng Amerika. Kasi ang Amerika is a Protestant and you are a Catholic. So, gagawin mo is against their Constitution. Right? Now, bago yan pirmahan ng presidente, para sa, yan ang executive branch, yung presidente. Bago yan pirmahan, kailangan pa pagdidebatehan niya ng Kongreso. Tapos, pag yan ay napagdibatihan, sila ay magboboto, magbobotohan dyan. Pag nanalo yan, pipirmahan ng presidente. Ngayon mga kapatid, paano kung unconstitutional, o may question yung batas, ibig sabihin unconstitutional, hindi siya umuugma sa konstitusyon, illegal siya. Nilalapit nila yan sa judiciary branch. Pag nilapit mo sa judiciary branch yan, sila ang magde-declare kung yan ay constitutional o hindi. Pag sinabing constitutional yan, ipapatupad yan, pipirmahan ng presidente yan. Pero, ito ang problema. Yung batas, ginawa ng Katoliko. Yung magde-declare kung unconstitutional o hindi ay judiciary branch, di ba? Ano ang nakaupo sa judiciary branch? Protestante? Katoliko. Katoliko, malamang hindi na masusunod ang konstitusyon nila. Next po. Sige, doon sa kabila pa. Sorry. Wala. Okay, so mga kapatid, executive branch ng USA, Joe Biden, yung vice president nila, Catholic. Okay, galing tayo rito, tapos tayo rin nakaraan. Now, ito mga kapatid, Catholic cabinets. Yung cabinets eh, may sa mga different agencies ng government yan. Sabi dyan, 8 of 19 federal cabinet members are Catholic. So, naalala niyo sinabi ng prophet, mag-i-start siya saan? Sa United States. Yung mga, gumagawa sila ng smoke screens. Ano yung smoke screens? Yung mga ISIS na yan, yan. Lahat yung mga yan mga kapatid, mga smoke screen yan. Para yung maitago kung ano yung nangyayari sa likod ng smoke. Pero hindi nyo alam, unti-unti nang nai-invade ang Amerika ng Catholicism. Now, observe nyo ito mga kapatid. The Department of Homeland Security, yan ang nangasiwa mga kapatid. The mission ng office na yan is to develop and coordinate the implementation of comprehensive national strategy to secure the United States from terrorist threats or attack. Kasi nagre-refer sila lagi sa 9/11. So, the office will coordinate the executive branch efforts to detect, prepare, prevent, protect against, respond to, and recover from terrorist attacks within the United States. Ito mga kapatid na namamahala pagdating sa protection ng Amerika in terms of terrorism. Sinong head nila mga kapatid? Yan ang head nila. Hindi siya, wala akong makitang any information kung Catholic siya mga kapatid. Pero ito, one time nakita siya rito sa isang Fordham Law, Fordham University. Ang Fordham mga kapatid, kung i-research nyo, is a Jesuit university. Okay, Jesuit trained directors. Obserbahan nyo yung mga pangalan na, kasi marami sa kanila, pinapaikot lang sila para sila mga baraha. Pinapaikot sila, reshuffle sila ng presidente. Okay, Central Intelligence Agency. Preempt threats on further U.S. national security objectives by collecting intelligence that matters, producing objective all source. So lahat yan mga kapatid. Ang Central CIA mga kapatid, hindi yan ginawa para magmanman sa loob ng U.S. Ginawa yan para magmanman sa labas. Pero ngayon, ang nangyayari, kabaliktaran. Sa loob sila, nagmamanman. Now, tinan nyo ha, balik tayo sa mga Jesuit trained directors. Pansin niyo yung mga pangalan na yung mga kapatid, may mag-a-appear dyan sa CIA. Michael Hayden. You know? Napansin nyo?
Ito mga kapatid ang pinaka-latest nila. John O'Brennan, present. Tinan natin. Who is John O'Brennan, son of Irish immigrants, a devout Catholic? Say, director. John Brennan, another Catholic in the upper reaches. Update. Okay. Ito yung mga kapatid, yung former CIA revelation. Ito yung sinabi niya. Ito yung binunyag niya sa madla. We kill people based on metadata. Pumapatay kami ng tao base sa information na nakukuha natin sa metadata. Ano yung metadata? Now, pieces of information yung mga kapatid na makikita nyo sa mobile device. Sino may mobile device? Internet, email, or PC which serves as a record of transactions or activities like call logs. Sino yung, may call logs kayo, di ba? Yan, nakikita nila yan. This can be hacked and obtained by NSA. Ano yung NSA mga kapatid? Ito, global monitoring, hindi lang sa US yan. Kaya alam niya lahat ang nangyayari. Kaya niyang i-access maski yung camera na yun na hinahawakan ni Mimi. For foreign intelligence and counterintelligence purposes. Okay. Tinyan yung mga kapatid, yung mga directors niyan. Di ba, ito yung Jesuit trained. Ayun pa oh. Nag-a-appear sila mga kapatid. Okay, tinan nyo to. Leon Panetta. Religion. Roman Catholicism. Alexander Keith. Was Keith B. Alexander a Roman Catholic? Yes. Keith B. Alexander is Roman Catholic. Okay. Michael Hayden. And Hayden gave every evidence of eagerness to be in charge of waterboarding. Waterboarding mga kapatid, nakahiga ka, nakatali yung kamay mo at paa mo, lalagyan ka ng panyo dito, bubuhusan ka ng tubig. It's waterboarding. Hayden likes to brag about his moral training and Catholic credentials. You see, it's invaded. Okay, U.S. Secretary of Defense, mga kapatid. Ito yung nag-resign noong February 27. Ito, hindi ko alam. Wala pa siyang detail kung anong religion niya. Pero, mga kapatid, nakikita niyo yung trend. Nakikita niyo yung pattern kung anong ginagawa nila. Si Obama na Jesuit trained, ang nilalagay niya, Catholic or Jesuit trained ng mga leaders. Okay, tinan natin, Chuck Hagel. Catholic Church, Hegel's father, Charles Hegel, had converted to the Protestant faith, Catholic faith. Now, ito yung binanggit ng prophet. They got the president in. Now, the next thing you have to do is put the cardinal in, put the whole cabinet in, then what are you going to do? Is this quotation fulfilled before your eyes today? Yes, sir. Question. So what if these directors or heads of U.S. agencies are Catholics? Ano ngayon? So what? Ito yung sinabi ni nung isang pope nila. Pope Boniface said, furthermore, we declare, we proclaim, we define that it is absolutely necessary for salvation that every creature be subject to the Roman pontiff. Eh kung anong iutos ng pope sa kanila, mga Catholic yan. Adyan dyan sa mga director's office. Manmanan mo yung ganito, yung Ever Church. Tinan mo kung ano pinagsasabi nila doon. Ha? Ah, palagay niyo mga kapatid, possible o hindi? Meaning to say, if these sets of U.S. agencies are Catholics, they will be loyal to the Vatican. And whatever command will be given to them, will they follow whether the policies or laws that they enforce or pass are not constitutional anymore. It's also the same thing, di ba? Gaya sabi ko sa inyo, gagawa sila ng mga batas na parang, alam niyo ginagawa ng batas? May loophole. Pag ginawa mong may loophole yan, pwede mong i-interpret sa kahit anong paraan na gustuhin mo na magsusuit sa favor ng gumawa ng batas. Now, remember this mga kapatid. Tama po ba yung orasan natin?
Okay na po yan? It is politically important that a head of state, when you say head of state, is either the prime minister or the president or the king or the queen, whosoever, should pledge allegiance with the Roman pontiff, which is the Pope. Because the Pope does the pulling of strings. Pag nagpupul ka ng strings, mga kapatid, alam niyo yung manika na sumasayaw-sayaw? Kinokontrol yun na ganyan, di ba? Puppet. Siya ang nagpupul ng strings. If not, you won't be given support. Pag hindi ka humalik doon sa sing-sing, okay, sino sa mga presidente ng Pilipinas ang hindi humalik sa sing-sing? Ewan ko, nasa nanay Anita, Anita. Hindi ko alam kung totoo yun, si Erap hindi siya humalik doon sa ring. Ano nangyari kay Erap? Na-impeach. If not, you won't be given support. You may be ousted in your post or you may be... Revelation 17:2, with whom the kings of the earth have committed fornication. Fornication is actually a term, inilino ng prophet yan, fornication is a term kung pares kayong walang asawa, nagkaroon kayo ng, alam nyo na. Pero itong, ang ibig sabihin yan, adultery mga kapatid. Kasi merong asawa ang Vatican dapat, kiniklaim yung asawa mga kapatid ay si Lord Jesus Christ. Pero ang dami niyang kaparty. Alright? With whom the kings of the earth have committed fornication and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Sa dalawa. Kilala niyo yun? Alam niyo yung symbol na yan? Is Israel compromising right now? Yes, sir. Ayan, oh. Nung namatay si... Sino ba ito? Pope John Paul II. Ayan, oh. Mga leaders. Jesuit trained? Jesuit. First, Jesuit. Jesuit trained? Jesuit. Kaninong... Now, ulitin ko yung principle. Kung ako ang bangko, lalapit kayo sa akin, kaninong termino masusunod? Sa bangko. Isipin mong ito ang bangko mo, ikaw ang lalapit, kaninong termino masusunod? Ito o dito? Sa nakaputi. Right? Okay. History repeats itself. During the time of Brother Branham, mga kapatid, yun ang Elijah natin. Ahab was there, America led by JFK. Jezebel was there, the Roman Catholic through the Pope. Elijah was there. Now, history always repeats itself. Now, we are in the time of, is it still Elijah or Elisha's time? Okay. Ahab is here, America led by Obama. Jezebel is still here. Elijah is continuing the prophetic ministry. Walang ibang message ang bride. It's the same message. We're just continuing the prophetic ministry. Kaya lang, ito yun. Alright? As Elijah of the Old Testament had a showdown. May showdown si Elijah, di ba? A showdown is going to take place in the end time. Bakit? Tingnan natin ang makikita nyo rito mga kapatid. Tingnan yung showdown. Now therefore send and gather to me all Israel and to Mount Carmel and the prophets of Baal 450. So si Baal may sariling propeta. And the prophets of the groves 400. 450 plus 400 this equals 850. Jesus will be the showdown. Makinig kayo maigi. Jesus will be the showdown between the denominations and creeds. Mga kapatid, totoo lang, itong na-realize ko, kahit anong doktrina gawin mo mga kapatid, may showdown pa rin. Kahit gaan tayo kagaling mag-present or kahit kaya nating i-outwit yung isa or maging mas magaling tayo sa debate, mga kapatid, may showdown pa rin. Kasi kailangan mo maipanganak si Kristo. For he will come to back up his word and take his bride in the rapture. The first showdown was Mount Carmel. The second was the Mount Transfiguration. And the third will be Mount Zion, which is our day. Alright? Sabihin na nila na si Kristo, tao lang, okay, go ahead. And go and
make your doctrine and be happy about it. But the showdown will come. And it will show kung sino talaga ang ma-rapture, mga kapatid. In Elijah's time, these were present. Prophets of Ahab, 450. Prophets of Jezebel, 400. May Elijah tayo doon. May one God. May rapture. Okay. A repeated history, mga kapatid. In our time, pero prophets of Ahab. May Protestant. Yung prophets of Ahab, mga kapatid, ano sinasyado niyan? Protestantism. Why? Ahab is in America, tipo siya ng Amerika. Kaya ano meron sa Amerika? Protestant. Prophets of Jezebel, mga kapatid, Romanism. May Elijah, may one God, at meron ito. Okay. Now, siguro 10 minutes. Bigyan niyo ako 10 minutes, mga kapatid. How will America be invaded? Ito, mga kapatid, don't trust the mainstream media too much. Ano ibig sabihin pag sinabi ko huwag kayo magtiwala sa mainstream media? History, yung nilalagay nila sa mga libro, mga kapatid, some of them are just cover-ups. Hindi sila talaga totoong nangyari, meron silang gustong i-cover up, kaya sinusulat yung history ng ganong paraan. The mainstream media, those CNN and whatsoever that you see na sikat, mga kapatid, meron silang kino-cover up. No? Kaya, huwag kayo masyadong magtiwala doon. May mga ipipresent ako sa inyo. Anyway, pinakita ko naman kay Pastor Rito. Nasa inyo yung mga kapatid kung anong tatanggapin nyo. No? Pero pinapakita ko lahat ng bagay sa inyo based to sa documentary sa pinanood ko, based sa research na ginawa ko, based sa pina-check ko kay Pastor Ray, based sa word, based sa message. No? Paano may invade ang Amerika? Sige nga. Sino po rito ang mga military personnel before? Sino nag-work sa military? Ang anak ko si Barboy. Barboy, di mo nag-work kayo before? Okay. Now, sino nakakaintindi nitong itong word na ito? Two words. False flag. Sino po nakakaintindi niyan? Okay, false flag, mga kapatid. Hindi siya, maski kayo hindi nyo alam. Why? It's based sa Wikipedia, false flag or black flag describes covert operations, tago, secret, designed to deceive in such a way that the operations appear as though they are being carried out by entities, groups, or nations other than those who actually planned and executed them. Bibigyan ko yun ng example. Pabababawin ko. Halimbawa, si Brother Errol may galit kay Brother Saldi. Si Brother Errol, aakay sa taas na nakawin yung laptop ni Pastor, ibiblame kay Brother Brother Saldi. False flag yun. Ikaw ang gumawa, isinif mo yung blame sa iba. Gets? That's in a very simple way. Ano bang example mo, mga kapatid Baranel? Example of false flag. Operation Northwoods. Ano yung Operation Northwoods? It's a series of proposals for action. Nangyari yung Operation Northwoods during the time of Kennedy. Was a series of proposals for actions against the Cuban government. Kung maalala nyo, noong 1962, merong Cuban missile crisis. Kasi yung Russia, naglagay ng missile, ng nuclear warheads sa Cuba, which is just 90 miles from America. Now, gusto ng America ng mga joint chief of staff niya, i-invade na natin yung Cuba. Pero paano paraan na hindi tayo mabubuking na tayong may gawa? Gumawa sila ng Operation Northwoods. Ang sabi diyan, that originally was a series of proposals for actions against the Cuban government that originated within the Department of Defense and Joint Chief of Staffs, Department of Defense at saka Joint Chief of Staffs of the United States government in 1962. Ito yung laman ng proposal. Yung Central Agent, yung Central Intelligence Agency, CRA, CIA, or other US government operatives to commit acts of terrorism, sila ang gagawa ng terorismo saan?
against American civilians and military targets. Documented yan. It's unclassified document. When you say unclassified, galing sa top secret, inilabas sa publiko. It's there. It's documented. Makikita nyo yan. Research nyo. Other U.S. government, so it's CIA or other U.S. government operatives to commit acts of terrorism against American civilians and military targets, blaming it on the Cuban government and using it to justify a war against Cuba. Okay, palalabasin natin, bubombahin natin yung mga ganitong syudad, tapos palalabasin natin na Cuba ang may gawa para ano, may justification tayo para gumawa ng gera laban sa Cuba. False flag. That's false flag. Now, ito yan mga kapatid, oh, yun ang in-classify nila. So you see, I'm saying it to you in a documented way. Ito yung proposal nila, justification for U.S. military intervention in Cuba. Kaya lang, ay mamaya niyan. Alam nyo nangyari dyan mga kapatid, 1962, nasa table ni JFK, hindi pinirmahan ni JFK. Why? It's clear treason. Kaya ito, ang alam ko sinibak yan. At dahil hindi niya pinirmahan, ano nangyari kay JFK? Do you see the picture now? So what you see in the mainstream media, they are not all true. Question. Hindi, o tama yung Barrerol, gawa-gawa nila. Kayo naman, parang hindi kayo nakapanood na pelikula ni FPJ at ni Eddie Garcia at ni Bong Revilla. Pare, anong nangyari si pare? Ba'n ba nawawala ka? Anong nangyari siya? Pare, kasi na-set up ako. Hindi ko alam kung kasalan ako kayo makikinig sa kanila. Na-frame up ako. Sa frame up. Modern day frame up. That's another term, false flag. Question. Ito ngayon tayo mga kapatid. How about 9/11 event in 2001? Was that a false flag operation? Was that a false flag operation? Mga kapatid, tinanggihan ni JFK. Pero we know that it was in the table in 1962. Can it not be on that table in 2001? Bakit? Sabihin ko sa inyo. Ano sinabi ng Bush Senior? We have before us the way para i-create ang New World Order. After ni Clinton, pumasok yung Junior. All of a sudden, nangyari yung 9/11. Answer. The answer is up to you, mga kapatid. Consider these things muna. Number one. Nung nangyari yan, tatapusin ko dito. The U.S. economy was already bankrupt. Right? Number two, September 10, 2001, the day before the 9/11 happened, Donald Rumsfeld announced through a press conference that there was a 2.3 trillion with a T, not with a B, not with an M, with a T, missing yet unexplained in the U.S. Department of Defense Treasury. Yan yung mga sitwasyon, ha? Okay. Iraq was in the verge of war with America, but Iraq already had a peace offering, so the war will not continue. Meron na sana sila nilatag na peace offering, eh. Ayaw tanggapin ng US. Bakit? A lot of things are very good for spoils, like oil. Ano sabi ni Pastor George Martin? 710 reasons. Ano pa? May gold mine sa Afghanistan. Ano pa? May heroin crop. Oh, kung ang Vatican ng kamay, ang US ang, kung ang Vatican ang persona mismo at ang kamay ay ang US, saan kaya napunta yung mga spoils? Tell me. Ito pa, strange thing. 3 a.m. on the morning of September 12, 2001. Alas 3 ng madaling araw ng September 12. Ilang oras pala nagaganap, tapos biglang alas 3 ng umaga, they already had the bill, USA Patriot Act, to be reviewed by the House of Representatives. Then at 11 a.m., 8 hours after, they voted. Is it not strange that they were able to lay out, nagawa nilang i-lay out yung bill ng 342 pages in just hours? Woo! Oh my!
fast unless they have set the stage a long time ago. Yeah. Alright? Parang gayto yan, mga kapatid. Kasi ano bang pinakamahirap lutuin? Mahirap magluto ng munggo, di ba? Bigyan kita ng isang oras, 15 minutes ginawa mo yung munggo, magdududa ako sa'yo. Okay, number 6. At the day of the 9/11 attack, ilan ng building na alam yung tumumba sa New York? Okay? Ilan po? WTC Tower 1. Tower 2. And Tower 7. Huh? May Tower 7? Yan. Hindi nyo alam yan. Bakit? Ano bang nasa Tower 7, mga kapatid? Tenants or FBI, Secret Service and IRS? Bakit pinabagsak? Eh baka may mga dokumento ron na kailangan itago. It's a cover-up. Okay. Now, isa pa. The Pentagon's area wherein the data for accounting, Sister Sarah, accounting po kayo, di ba? Okay. Kung halimbawa, Sister Sarah, ako ay may gustong maimbestigahan tungkol sa kaso ng $2.3 trillion, sino ang tatanungin ko, yung tubero o yung accounting? Okay, here's the thing. The Pentagon's area wherein the data for accounting were stored was hit by a plane. Accountants, bookkeepers, budget analysts were killed. They were the people who will be able to identify the folks who were stealing the money. Then, no one will talk about the 9/10/2001 conference that Donald Rumsfeld reported missing. Sabihin niyo sa akin kung walang nangyaring cover-up. Sabihin niyo sa akin kung walang nangyaring false flag. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na yan ay, alam nyo ba na, i-research nyo kayo mismo, mag-research sa YouTube, alam nyo ba na yung mga pelikula way back before, years before, 10 years before, nakalagay na ron, 9/11, mga kapatid, pinoportray na nila. Same as what I'm doing right now, kami mga nag-preach sa pulpit, mga pinoportray na, namin sa inyo kung anong mangyayari sa hinaharap. It's also the same with movies. They portray things that will happen in the future. NORAD, or North American Air Defense, was on a stand down. Alam niyo yung stand down? When you say stand down, bawa, kasi NORAD yan eh. Ito yung airspace, may pumasok na unidentified object. Gagawin nila dyan, magsisend sila ng fighter jets, siguro dalawa. Tapos, kukunin nila yung frequency niya, magka-frequency kayo, identify yourself, otherwise, pababagsakin ka namin. Mga kapatid, they were called on stand down that very day. Meaning, they did not send fighter jets to intercept the four airliners on the loose. Bakit? Bakit? Pwede naman lang gawin yun ah. Eh di sana yung mga tao lang nandun sa apat na aeroplano ko, talagang totoo yun. Dapat yun lang ang namatay, ilan lang yun? Wala pang 1,000. Or siguro 1,200. Pero ilan yung namatay dun sa towers? 3,000. Okay. Mga kapatid, pagkatapos niyan, the USA Patriot Act is a counter-terrorism bill which removes half the rights of the American citizens through what? Constitution. Kasi mga kapatid, hindi ka pwede mag-legislate ng batas kung wala kang justification. Anong gagawin mo pang-justify? Eh kasi nangyari yung 9/11 eh. Eh di pumasa yung batas ngayon. Pagpasa ng batas, lahat ng mga karapatan, halos lahat ng mga karapatan ng American citizens tinanggal sa kanila. Okay, are you saying that the US government can do such evil conspiracy against its citizens and destroy its iconic landmarks? Iwanan ko yung tanong. Tayo tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. It's kind of intellectual mga kapatid, pero pag-pray nyo sa Panginoon, tinan nyo, pinutol ko, pero merong pang mas makikita kayong purpose kung ba't sinabi ko yan sa inyo mga kapatid. Alright? Hallelujah. Praise God. Uwitin natin ulit yung chorus. Thank you.
worship the Lord. Yes, Lord Jesus. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Lord Jesus, salamat, Lord Jesus. Ama, wala na ibang natitira, Lord, na panahon, oh God. Lord Jesus, you know. Worship the Lord. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Baral. Hallelujah. Pinagpala ba tayo sa ating Bible study?